Thanks. Cheers. Nanak kayo. Kali. Ah, agad malaki. Hoy! Dali! Dali! Ayaw kong halakan. Hello mga kapitbahay! So, sa video natin later, ipapakita namin sa inyo kung ano yung napili naming design ng dining table for our Calista Mid Home. So, for now, we'll show you the update with our kapitbahay beshies. And eto nga, we've celebrated two of our kapitbahay beshies' birthday. So, happy birthday, G and Nanay Eden. So, nagkaroon ng onting salo-salo to celebrate their birthday, of course. Flex ko lang din yung cake na ginawa ni Cor. Kapitbahay din natin siya. Tapos, sa bandang Block 11 sila. Sa mga kapitbahay natin dito sa First Park Homes Calamba, chat lang kayo dun sa group chat natin. Kung gusto nyo mag-inquire tungkol dun sa customized cakes na ginagawa ni Cor. Bahay na pinagkalab nyo sa kanila. Bago po ang lahat, na islami na panalang. So, nung gabing to, nung sinelebrate namin yung combined birthday ni Nanay Eden and ni G, ang plan lang talaga namin is etong simpleng salo-salo lang dito sa First Park Homes Calamba. Tapos, kaya kami nagpare-pareho ng shirt kasi gusto nga namin mag take ng group picture. But then, bigla ang nagkaayaan na mag-beach. So, around 2 a.m. na to. Tapos, sabi namin, kailan kaya tayo makakapag-beach ng marami tayo? So, sabi namin, ngayon na, o edi game. So, 10 minutes lang nakapaglikpit at nakapaglinis na kami dun sa pinagganapan namin nung celebration. And then, 15 minutes lang kami nag-impake. Take note, nakaligo pa ako nyan. And nakapag-impake para sa 4 na tao. So, sa amin dalawa ni Toy at dun sa dalawang bata. Hindi ko akalaing kaya ko yun. So, after nun, nagkita-kita lang kami ulit para magkakasunod na lang yung sasakyan. Hindi mo naman sinabi, nandiyan pala, kasama pala natin sa akin mo. And then, at around 2:30 ng madaling araw, nakalabas na kami ng First Park Home. So, pumunta lang kami sa La Iya. Hindi ko sure kung saan yun kasi antok kami talaga eh. Pero ayan, so medyo na no choice na rin kami dun sa beach na pupuntahan namin. Pero good thing, nakapag-bonding naman kaming magkakapit-bahay. And yung mga bata, natuwa naman sila dun sa pagtatampisaw sa tubig. Not one, not two, but three. At hindi lang yan, meron po kami dalang rice cooker na air fryer. Po incident. Ayaw mo si Toy yung asawa mo? Apa, ito yan. Oh.
So dito naman, since nasa Batangas na rin kami, kumain na kami syempre ng famous Batangas lomi. Nandun kami sa nag-viral itong Corcolon. Then after nun, syempre, uwi na kami sa bahay at syempre yung mga anak namin. Masaya kami nakabuo na naman sila ng mga magagandang memory sa pagtira namin dito sa South. And so, ito na nga tayo sa second part ng ating video. Yung dining table na pinili namin for our home na Calista Meat. So, ito, makikita nyo, ito yung luma naming dining table. Tabi-tabingi na, umaalog na, nagsisqueak na. Matagal na to sa amin, 2017 pa lang. At marami nang napagdaanan to. Tinuntungan pa nga namin yun nung nagpapagawa kami ng kisame dito sa first day. Kaya talagang sulit na siya sa amin. Matagal niya na kami napagsindihan. So dahil bibigay na nga talaga siya, kailangan na namin siyang palitan. At buti na lang, na-recommend sa amin ni Maribel na isa nating kapitbahay beshi dito. Itong round wooden table na nabibili sa Shopee. Nung na-check out ko siya, it is 4,987. Yung check out ko is yung 90 centimeters pero they have 100 centimeters na version. Masasabi kong mukhang magtatagal tong table na to in fairness. Ang unang bumili talaga nito is si Mary Bell and siya talaga yung nag-recommend sa amin itong round table na to. Lalagay ko na lang yung link dun sa description. Tama na yan, Marco. Check mo. Wala ka talagang tiwala sa akin. Repress ko ako. Bigyan mo naman akong trabaho. And then, gusto ko kasi yung may glass element dun sa dining table. So, bumili naman ako nitong Lazy Susan sa Shopee din. And then, itong 50 cm in diameter is 1,190. Sabi sa description, tempered glass to, pero malalaman natin pag nagtagal. Before ko pala ipakita yung pinili naming upuan dito, share ko sa inyo itong life hack ng aking mahal na asawa. Ito kasing tiles namin, syempre white siya, tapos madali siyang magasgasan. So, for mga light scratches, ang ginagawa niya, pinapahira niya ng muriatic acid. And then, nawawala yung mga gasgas. So, try niyo na lang din sa inyo. Pero, tignan niyo muna dun sa tiles niyo ha, kasi I don't know if baka naman applicable lang siya sa white tiles. Check niyo lang muna sa gilid, mag-sample kayo. And then, ito na nga yung binili naming upuan na iteterno namin dito sa aming dining table. Dapat nga white kukunin ko, kaya lang, feeling ko madudumihan agad ng mga bata. Wait. Tignan ang upuan nila sa room. Hindi eh, yung kasi may mga color. Ano, palitan pa? Benta natin. Pero we decided to keep muna itong mga upuan since nabili na rin naman ang effort kung ibebenta mo pa ulit. Tapos, this is how it looks like. This is how we assembled it. Madali lang siyang i-assemble. Maganda naman yung itsura niya. Pero in terms of quality, hindi ko lang sure kung magtatagal siya kasi feeling ko hindi maganda yung gawa. So, hindi ko gano'ng ma-recommend itong chair na to. Merong iba, apat kasi itong binili namin. Merong iba na parang feeling mo sturdy naman. Merong iba na wobbly. So, if you will be able to find a similar looking chair na mas matibay, yun na lang po yung bilhin nyo. Hindi ako gano'ng happy dito sa purchase namin na to. So, ayun, honest review lang naman siya. And ito palang chair na to is 1,189 each. And so, nung na-assemble na namin lahat, chairs, tables with the glass top or glass na Lazy Susan, ito na ang itsura ng aming dining table. Noon ko pa talaga gusto ng ganitong look sa house namin. Pero, nagdadalawang isip ako kasi feeling ko mas malaki talaga kapag rectangular table ilk yung gagamitin. Pero ngayong may round table na kami, happy naman ako dun sa naging decision namin to push with the round table.
I thought liliit yung space, pero actually mas marami pa yung naging available space sa gilid nung nag-round table kami. Although, kung gusto nyong bumili ng ganito, mas mare-recommend ko pala na ang kunin nyo is yung 100 centimeters na version ng table. Especially if maglalagay din kayo ng lazy Susan dyan sa gitna. Kasi right now, with the 50cm na Lazy Susan and 90cm na wood table, yung mga plates na okay na ilagay dito is nasa around 8 inches lang dapat. So in short, hindi pwede yung malalaki na plates. Pero okay na okay siya for a family of 4 na katulad namin. So ayun na nga, ito na po siya. And since sumakit ang likod ng asawa ko, nagpa-massage na rin kami. At ito, isi-share ko na sa inyo kung sino yung kinokontakt namin usually dito sa First Park Homes Calamba para mag-massage sa amin. And ito na nga si Ate Kat. Actually, before ko pa siya i-feature dito sa vlog na to, nakailang pa-massage na kami sa kanya. Tapos nalaman niya na nagva-vlog ako dito sa First. So nag-request talaga siya na isama ko siya sa vlog ko. Pero dati talaga ayoko kasi feeling ko kapag tinawagan ko siya, wala na siyang time sa akin. Pero eto, ilalagay ko yung number niya dyan sa video. Para you can contact her kung gusto niyo rin magpa-home service ng massage dito sa atin sa First Park Homes Calamba. Pero disclaimer lang po ha, syempre iba-iba po tayo ng preference sa mga naghihilot sa atin. So sa amin, gusto namin yung way ng pagmamassage ni Ate Kat. So if you wanna give her a try, ito po yung number niya, sinishare ko sa inyo. Pero ayun na nga, I understand din naman na iba-iba tayo ng gusto or style ng pagmamassage. So, I'm not saying na generally, straightforwardly magugustuhan niya siya, okay? But for us, she's good. If meron pa kayong marirecommend na iba, we'd highly appreciate the recommendation as well. Share ko lang din itong isa sa mga favorite naming meriendahan place. Actually, kahit hindi merienda, pati dinner, kasi favorite na maanak ko yung Spam Silog dito sa Grind and Blend. So, yung physical store nila is located dito sa Trade, that's beside First Park Homes, or yung parang palengke dito sa atin sa Palo Alto. And then, recently na-discover ko to through a recommendation dun ng isa sa mga kapitbahay natin sa, na naka-move in na rin. Itong mixed berry yogurt drink ng Grind and Blend with popping boba. Ay, naku, talaga naman ang sarap. So, thank you very much dun sa nag-recommend. And na-try din namin ito. Tinry namin siya agad-agad. Pati si Calvin nagustuhan niya itong drink na ito. Tingnan mo, pumalakpak pa yan siya. So, ayun lang muna for now, mga kapitbahay. Kung meron kayong gustong i-feature ko sa vlog natin or kung meron kayong mga gusto na or suggestions na ng content natin, please feel free to do so sa ating comment section. And we'll try our best para ma-feature po natin yung pinaka requested na video na makikita natin dun sa comment section. Ayun lang muna for now, mga kapitbahay. So, hopefully, meron kayong nakuha idea dito sa video na to kung paano nyo isi-style yung dining table nyo or dining area nyo. If hindi pa kayo nakasubscribe, mag-subscribe na kayo para lagi kayong updated dito sa ating community sa First Park Homes. Ayun lang, maraming salamat! Bye na!